Mga kapuso, may inaasahan uling rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon yan kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Abad na mahigit piso ang inaasahang tapya sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosene base sa apat na araw na trading. Posible pa raw itong lumaki kung hindi nahihina pa ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon naman sa Oil Industry Source, 80 hanggang 1 peso and 20 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman sa gasolina. Habang walang paggalaw sa presyo ng kerosene. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Posible magtaas ng tropical cyclone wind signals ngayong gabi. Lalo pa kasing lumakas ang bagyong Carding habang kumikilos pa kanluran. Huling namataan ang sentro nito 970 kilometers east ng Northern Luzon. May lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour at bugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Sa forecast ng PAGASA, unti-unting lumalapit ang bagyong Carding sa area ng Cagayan, Aurora at Isabela. Inaasahan itong magla-landfall Linggo ng umaga sa boundary ng Northern Luzon at Aurora. May posibilidad ding bumaba ito at makaapekto rin sa Central Luzon. Asahan naman ang mga pag-ulan ngayong weekend sa halos buong Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila at Visayas dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Carding. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, bukas ng umaga uulanin ang Cagayan at Isabela. Pagdating ng hapon, buong Luzon na ang may pag-ulan. Magpapatuloy yan hanggang sa Linggo. Asahan ng heavy to intense rain sa southern o northern at central Luzon. Maulan din sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao sa weekend, lalo na sa hapon. Kung ngayon pa lang iniindan nyo na ang matinding traffic, sabi ng MMDA, posibleng madagdagan pa ng 50,000 na sasakyan ang traffic volume sa Metro Manila habang papalapit ang Pasko. Sa ngayon, nasa 400,000 ang average daily volume ng mga sasakyan sa mga kalsada sa Metro Manila. Kaya kakausapin daw ng MMDA ang mga mall owner para ma-schedule sa weekends na lamang ang mga Christmas sale na karaniwang dinadagsa ng mga mamimili. Inaasahan darami rin ang mga gagamit ng public transportation. Pinag-aaralan din daw nila ang suhisyon na dagdaga ng 450 na mga bus na bumibiyahe sa EDSA Carousel. Ironclad o matibay. Ganyan isinalarawan ni US President Joe Biden ang commitment ng Amerika para sa depensa ng Pilipinas sa kanilang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos. May report si Ivan Mayrina. Sa unang pag-aharap ni Pangulong Ferdinand Marcos at US President Joe Biden, kinilala ni Biden ang malalim na ugnayan ng dalawang bansa na pinagtitibay din ng milyong-milyong Filipino-American. We've had some rocky times, but the fact is it's a critical, critical relationship from our perspective. I hope you feel the same way. Bago ang mismong pulong ng dalawa, sinabi mismo ni Biden na isang South China Sea sa mga pag-uusapan, pati na ang human rights. And I expect we'll discuss the South China Sea and disputes in critical global throughway. I've spent a lot of time with not only the president of China, but others about the international waters and how they had to be respected. And we should talk about that a little bit, I hope. We want to talk about human rights, talk about a whole range of things, but I mainly am interested to know what's on your mind and how we can continue to strengthen this relationship. Ayon sa statement na inilabas sa website ng White House, ibinit ni Biden sa kanilang pag-uusap ni Marcos ang anyay ironclad o matibay na commitment ng Amerika para depensahan ng Pilipinas. Pinag-usapan din daw ang sitwasyon sa South China Sea at binigyan din ang kahalagahan ng malayang paglalayan at paglipad dito at sa mapayapang pagresolba sa Sigaloon. Sabi pa ng White House, tinalakay ng dalawang lider ang pagpapalawig ng pagtutulungan ng dalawang bansa kabilang sa energy security, climate action at infrastructure. Nagpasalamat din si Biden sa posisyon ng Pilipinas sa giyera ng Ukraine at Russia. Isang Pilipinas sa bumoto pabor sa UN resolution na kumukondena sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong panahon ni Pangulong Duterte. Bagay na hindi naman daw nababago ay kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Tinalakay din ang dalawang lider ang krisis sa Myanmar at kahalagahan ng pagrespeto sa karapatang pantao.
Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang papel na ginagampanan ng Amerika sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. We feel that we are especially fortunate because we have very strong foundation of a very long relationship and strong relationships on various facets. Nauna nang sinabi ng Pangulo, kaibigan ng lahat at walang sino mang kaaway ang magiging foreign policy ng Administrasyong Marcos. The role of the United States in the maintaining the peace in our region is something that is much appreciated by all the countries in the regions and the Philippines especially. We continue to look to the United States for that continuing partnership and the maintenance of peace in our region. In terms of the geopolitical issues that we face in this day and age, the primary consideration of the Philippines and the guiding principle of the Philippine foreign policy is to encourage peace. We have always considered the United States our partner, our ally, and our friend. Ivan Mirina, GMA News. Hanggang bukas na lang ang pamamahagi ng educational cash assistance ng DSWD. Pero kung may matitira pang pondo, agad daw silang mag-aanunsyo sakaling ma-extend ang programa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, nasa 200 million pesos na lang ang natitira sa 1.5 billion pesos na pondo para sa educational cash assistance. Posibleng maubos na raw ito bukas sa pagtatapos ng kanilang 6 na linggong payout. Sa tala ng DSWD, umabot sa mahigit 559,000 na estudyante ang natulungan ng programa. Lagpas na ito sa inisyal na taya ng ahensya na 400,000 na mga estudyante. Mula sa 58 pesos and 50 centavos ngayong araw, posibleng sumadsad pa sa 65 to 68 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon yan kay Congressman Joey Salceda na isa ring ekonomista. Pero pagtitiyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas, stable pa rin ang piso. May report si Sandra Aguinaldo. Sa ika-apat na sunod-sunod na araw, nakamit ang record low sa palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 58 pesos and 50 centavos kada dolyar. Pero ngayon pa lang, babala ni Congressman Joey Salceda na isa ring ekonomista, posibleng sumadsad pa sa 65 hanggang 68 pesos ang palitan sa dolyar. Wala raw masyadong magagawa ang Pilipinas dito dahil patuloy pa raw na magtataas ng interest rate ng Amerika hanggang makamit ang target nilang inflation rate. Sa gitna ng paghina ng piso, ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, stable pa rin ang piso. The Philippine currency is actually a middle of the pack. So in other words, if one takes a global view, the currency is actually quite stable. Sa datos ng investment.com na sinuri ng GMA News Research, lumabas na humina kontra dolyar ang currency ng lahat ng bansa sa ASEAN. Dahil mataas ang halaga ng dolyar, ilan sa ating mga kababayan ang nagpapalit na sa money changer. Ang $100, 5,850 pesos ang kapalit kumpara sa 5,100 pesos noong 51 pesos pa lang kada dolyar ang palitan. Pero ang seaman na si Paul, hindi ganap na masaya. Okay naman po sa side namin, OFW na mataas, pero pag-uwi naman dito, ganun, parang ganun din naman yung value eh. Kasi kahit tumaas yung palitan, tataas din yung presyo, eh parang equal lang din. May batayan ang nararamdaman ni Paul dahil ayon na rin sa mga ekonomista, kapag mataas ang halaga ng dolyar, nagmamahal rin ang mga produktong inaangkat ng Pilipinas. Ang BSP, itinaas na sa 50 basis points ang interest rate para makontrol ang ating inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon sa ekonomistang si Professor Renato Residi Jr., paraan din ito para masuportahan ang piso sa gitna ng malakas na dolyar. In a general way, kumikilos ang capital para maghanap ng mas mataas na kita. Okay? Kaya lumalakas yung demand for dollars relative sa peso. At nakikita natin, humihina yung peso. Kaya lang, nag-increase din naman yung ng policy rate ng central bank. Hindi ganun ka-attractive mag-invest sa dollar na lang kaysa sa peso. So may nananatili pa rin capital dito sa atin. Ayon sa BSP, kapag tumaas ang interest rate, tataas ang interest sa pautang.
dahil magiging mas malaki ang babayarang interest rate, mababawasan ang mga uutang, at mababawasan ang perang umiikot sa ekonomiya. Kapag ganito, bababa rin ang paggastos kaya humihina ang pressure na nagpapataas ng presyo ng bilihin. Pero ayon kay Dr. Reside, kailangan maingat ang BSP dahil maaari rin itong makasama sa ekonomiya. Kapag tinaas mo yung interest rates, lahat ng humihiram, matatamaan. Diba? So yung humiram ng credit card, humiram ng para sa pabahay, matatamaan. Ang ginagawa ng BSP ngayon parang very delicate na binabalanse niya yung goal niya, yung pagtamo ng goal niya na pababain ang inflation rate at the same time wag masyadong pahinain yung economy natin. Ayon sa National Economic and Development Authority, meron ding positibong maidudulot ang sitwasyon gaya ng paglaki ng oportunidad ng mga local producer dahil maaring local products ang tangkilikin ng mga Pilipino at pwede rin silang mag-export. We're really hoping that our domestic producers will take advantage of this weak peso environment, especially our domestic, yung mga nag-export. And hopefully that will also generate more opportunities, more income for our kababayans. Sandra Aguinaldo, GMA News. May paalala ang Department of Trade and Industry para tiyaking merry at iwasunog sa Pasko. Sa pag-iinspeksyon nila sa ilang tindahan ng Christmas lights, masusing tiningnan ang mga plug at wiring. Tiniyak din nila ang kalidad nito kung walang kundido at hindi umiinit. Ang dapat hanapin ng mga mamimili, product safety seal kung lokal ang bibilhing Christmas tree. Kapag imported naman, import commodity clearance o ICC sticker. Para matiyak na hindi ito peke, maaaring i-download sa Android o iOS ang ICC sticker verification app. Pagka po nakakita kayo ng mga 50 pesos or 100 pesos, please i-check nyo mabuti yung certifications kasi nasa alam mo yung ang tendency natin bibili tayo ng mura, hindi ba? Pero ito po yung mga mura na hindi dumadaan sa certification process ng DTI. It causes fire. Hindi bababa sa 7 ang patay sa mga landslide sa El Salvador kasunod ng malakas na pag-ulan. Kabilang dyan ang 2 matanda at 3 bata na nakatira sa bahay na natabunan ng guho. Patuloy ang rescue operation para sa iba pang natabunan. Tumutulong na rin ang mga residente na mano-manong maghuhukay. Nagpapahirap sa operasyon ang patuloy na pag-ulan sa lugar. Oh, Christmas ready na ba ang inyong mga bahay? Kung naghahanap kayo ng murang bilihan ng Christmas tree, parol at iba pang palamuti, ibabahagi yan ni Von Aquino. Mula sa mga kumukutitap na Christmas lights at nagniningning na mga parol, Christmas is in the air na nga. Ayaw syempre pahuli ng ating mga kababayan sa pagsasabit ng kani-kanilang dekorasyong pampasko. Sa Dapitan Arcade na tawaran ni Daisy Domingo ng 200 piso ang dapat sanay 1,000 pesos na Christmas display set na ito. Yung mga bagong designs kasi, makakauna ka. Tapos, mas mura ang presyo. Hindi ka mukha pag Christmas is nearing na, mas mahal na sila. May budget, syempre. So, kamukha niyan, mas maliit yung mas namili na ako, mas mura. May apo ako eh. So, mas priority ko sa bata. So, feeling rin, masaya kahit, di ba, simpleng pagkain, pero maliwanag lahat. Kumusta po yung presyo ninyo? Same pa rin po dati, hindi kami nagtataas. Kahit sabihin natin tumaas yung puhunan, pero kami hindi. Same lang yun. Kasi, syempre, sa hirap ngayon ng ma'am, hindi naman lahat afford. Ang mga Christmas tree naglalaro mula 1,500 hanggang 15,000 pesos depende sa taas. Ang 8 meters na LED Christmas lights mula 150 hanggang 180 pesos. Ang makukulay na Christmas balls 150 to 550 pesos depende sa size. 3 for 100 naman ang mga ice cream, candy at cupcake na decor.
mapapa-winter wonderland ka naman sa mga Christmas Village figurines na ito na 1,500 to 3,500 pesos depende sa size at design. Ang snow globes na may sounds and lights pa, 800 to 1,700 pesos. Ang Belen mula 1,000 to 1,300 pesos. Ang mga nagniningning na kapis parol, 1,500 to 7,500 pesos depende rin sa laki at disenyo. Pagdating sa paggawa ng parol, hindi pa uhuli ang pamilya Kapentes na 7 taon nang gumagawa at nagtitinda ng parol sa Central Market sa Santa Cruz, Maynila. Ang buong mag-anak tulong-tulong mula sa pagkakabit ng kawayan, paglalapat ng plastic hanggang sa paggawa ng buntot ng parol. 45 pieces na parol kada araw daw ang kanilang nabubuo. Ang mga order kadalasan mula sa simbahan at ilang barangay. Isa rin sa banding, kaso nga lang negosyo rin po. Ayun ang kalaganda. Tulong-tulong na rin po. Medyo mayroon na pero konti pa lang kasi ano, umpisa pa lang eh. Pag dumating na yung mga chairman, mga October, ganun, medyo ano na, marami yan na. Kasi hundreds pag umano sila eh, ito, umorder. Ang tinda nilang parol, nakakahalaga mula 40 hanggang 200 pesos. Para maramdaman ko na spirit of Christmas, tsaka mura pa ngayon, pwedeng ano, kasi during ano, malapit na ang Christmas, medyo mahal na, tumataas ang presyo. Von Aquino, GMA News. Pinaghahandaan na ng ilang kababayan natin sa norte ang inaasahang epekto ng bagyong Carding. Sa Tagkawayan, Quezon naman, ilang lugar na ang binaha dahil sa habagat. May report si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Traffic na traffic. Ang pila-pilang truck na yan traffic sa National Highway, nahirapang makatawid sa baha sa Tagkawayan, Quezon. Mataas na kasi ang tubig sa ilang lugar dahil sa pag-ulan at dulot ng habagat na pinalalakas ng bagyong Carding. Nagpalala rin sa pagbaha ang mga baradong kanal. Sa ulat naman ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ilang magsasaka na taga Tuguegarao City, Cagayan ang nagaani na ng mga tanim nilang mais habang mabuti-buti pa ang panahon. Karang bagyo eh, kwan, natomba lahat. Kaya hindi pwede na ma-repair. Kaya ngayon, pinipitas nga namin para may konting kwan, bumabalik sa puhunan. Naka-alerto naman ang mga Disaster Risk Reduction and Management Offices. 9 na lugar sa Cagayan ang itinuturing na areas of concern dahil sa madaling bahain. Ang concentration ng personnel and pre-deployment ng mga assets natin dito sa mga areas na to. We make sure na ang mga vehicles natin serviceable. In times na mag-decide ang mga local chief executives natin for evacuation. Sa Isabela, iniingatan din ng mga magsasaka na huwag mabasa ang mga palay dahil bababa raw ang kalidad at presyo nito. Minamadali na rin ang pag-aani sa Bintar, Ilocos Norte. Sa bayan ng Bacara. Sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Pero sa Kasiguran, Aurora, mahigit 300 sako ng palay ang nabasa nang maabutan ng biglang buhos ng ulan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio, GMA News. Ang karanasan ng paghahanap sa nawawalang mahal sa buhay, yan ang tatalakayin sa Daato Maraulio Special sa Linggo, alas 2 ng hapon sa GMA. Ang pasilip sa kwentong yan sa report na ito. Isang di natatapos na bangungot ang walang tigil na paghahanap. Hindi po ako makatulog, hindi po ako makain. Parang tulala po ako. Hindi po alam kung ano gagawin ko. Higit isang buwan nang nawawala ang anak niyang si Clarence o Renren. Pero hindi niya mahagilap ang anak. Ang mga CCTV video ng barangay, posibleng susi sa sinapit ni Renren. Sa video, makikita si Renren na nooy nakaitim na t-shirt kasama ang isang kalaro. Ilang sandali pa, sinundan ng dalawa ang isang lalaking nakasando at cap.
bigla kinausap ng lalaki ang dalawang bata. Sino ang lalaking ito? Sabihin ko po siya doon sa pangal, kasi pangalaman na siya na kami sumusunod. Isang Facebook post ang nakarating sa inang si Annalisa. Isang bata ang natagpuan sa Caloocan City, tugma sa itsura ng nawawala niyang anak na si Renren. Siya na kaya ang batang higit isang buwan na niyang hinahanap. Ano yung dumadaan sa isip mo noon? Anong... Yung ano po, baka ho may dumapot, may dinala po na lalaki sa mga ano, pinaampun po, kaya po kinuha po yung naman loob. Atom Araulio, GMA News. In good terms daw, sina Jerry Gonzalez at Rabia Mateo, matapos mapabalitang naghiwalay na. Ang kinabibilangan ng startup o kinabibilangan nilang startup ni Jerick na ilalabas sa Lunes, naglabas ng panibagong trailer. Silipin yan sa report ni Jamie Santos. Dear Davidson, ilang taon na rin ang lumipas, pero hindi pa rin kita nakakalimutan. Lalo pang naipakilala ang main cast at iconic scenes ng Philippine adaptation ng Korean drama hit series na Startup PH sa bagong 7-minute official trailer nito. Mula sa background story ng magkapatid na Danica at Ina. Mamayang gabi na yung flight namin papunta ng Amerika. Ang bilis naman! Ang sikreto ng maglolang Joy at Tristan. Pwede kayong sulatan mo si Danny? Kunyari, ikaw siya. Ang pagpupursige ni Dave at ng mga kaibigan niya. At ang pasilip sa love triangle ni na Danny, Dave at Tristan. Samaan mo si Danny sa event. Magpanggap ka bilang Davidson Navarro na kapenpal niya. Ang lahat ng yan, mapapanood na sa Lunes, September 26 sa Kapuso Network. Dream come true naman daw para kay Jerry Gonzalez ang makuha ang role bilang Dave. Ito na po talaga yung biggest break. To be na makas dito and mag-play dun sa role ni Nam Dosan, si Dave. So, it's a dream talaga. Nagbahagi rin si Jerick sa podcast na Updated with Nelson Canlas tungkol sa kanyang personal life. In good terms daw sila ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo matapos mapabalitang naghiwalay sila nitong Hunyo. Nagkabalikan ba kayo? hirap sabihin na nagkabalikan. Hirap sabihin na nagkabalikan eh kasi mas gusto na lang muna namin sabihin na ano, we're good friends and we support each other and we have a still have a good relationship as friends dito sa showbiz. So we want it ano lang private na ganito lang na we're in good terms. Jamie Santos, GMA News. O Tina, kung canine ang tawag sa mga police dogs, kitten o kitten ba ang tawag sa mga stray cats o security cats? Literal na kittens kasi po ang kasakasama ng mga security guards sa isang mall. Hindi na sa canine, ring na sa kitten. Ano eh? Yan ang pusang si Kuya na isa lang sa mahigit 50 pusa na kasama sa feline paw patrol ng isang mall sa Cebu. Kinaaliwan ito ng uploader na si Tanol de la Peña, kaya kinuhanan niya ito ng video. Ayon naman sa mga mall o ayon naman sa mall, mga guards pa mismo ang nagbihis sa mga pusa at ang iba ay kanilang inadopt. Pet-friendly raw ang mall na siyang nagpapakain sa mga ito. Pinapakapon at pinapabakunahan din nila ang mga naturang kitten. Ayan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako po si Tina Panganiban Perez. Sa ngalan naman ni Ato Maraulio, ako naman si Chino Gaston. At ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.
Thank you.